So hindi siya na-record? Oh, nag-dry run tayo. Welcome to my YouTube channel. So wait lang guys, kinokontrol ko yung sarili ko kasi hindi ka nang mawala. Pero guys, eto, wala nang joke-joke. So ano na natin to, diretsahin na natin to guys. So itong video na to is napaka-special sa akin kasi meron akong iko-collab. And yung taong yun, hindi lang siya basta-basta. Hindi siya tanyod, hindi siya captain, charot. Ano siya, kilalang TikToker siya dito sa Doha, Qatar. So, tsaka kung nasasabihin sa inyo yung full details, kasi ano eh, pangalawa na to. Ang hirap. So guys, huwag na natin ito patagalin. Let's give it up for Nurse Jones! Nagde-record na? Ayan, okay na. Okay na. Eh, totoo na yan. Totoo na yan. Oh. Okay. Ilang minuto ba yung shoot natin kanina? Bago natin nalaman na hindi pala nagre-record yung camera mo. Actually, pinaprank kita doon. Ano daw? Natikman niya guys ang pag-simpleng clarity. So guys, ano? Masarap ba to? So, uulitin ko ulit kahit hindi nyo narinig kanina. So guys, eto, ano na to? No joke na talaga. Yes. So guys, napaka-special itong night na to kasi may iko-collab ako na kilalang TikTokers dito sa Qatar. And talaga naman, pagdating sa sayawan naman talaga, wala namang makakapigil sa kanya. Yun, may papanun, no? Oo, oh, oo. Oh, oh. Makakapigil sa kanya. Yun, may papanun, no? Oo, oh, oo. Oh, oh. Sino ka dyan? So guys, dahil simpleng clarito, syempre may kasamang ganun yung gagawin namin. Pero eto, diretsahin na natin guys. Ano nga ba ang content namin ngayon? Bagong-bago nito. Wala kang magagawa nito. Baka first mapag- ever. Baka mabagaan siya kami dito. Ang gagawin namin is mag-Q&A and Jojoa and N-Otro Mako. So, napakabago. Napindot mo na. So, ganun, umalis dyan. Tiisin mo tong ano, video na to. Pero guys, ano muna, bago ang lahat, gusto magpasalamat sa nag-support sa aking previous video. Sobra-sobrang thank you. Pagod ka na ba? Tagal mo, gutom talaga ako ha. Dami mo sinasabi talaga ha. Yung hipo siya sabi sa akin, kainin mo na ako. Tell something about yourself. Okay. Good morning, classmates. My name is... May nalabang ka na dyan, flowers dyan, gano'n. Totoo na ba talaga ito? Ah, totoo na yan, totoo na yan. Sige, pahabain muna natin, nakaka 3 minutes pa lang eh. Kanina nakailan pa tayo? Mga 10, charot. So guys, sisimulan na namin ito kasi talagang gutom na kami. Kahit pa hindi ko makain. Nandito nga pala kami sa Bar Yung Fiesta, located siya sa Salwa Road, Doha, Qatar. Yes. So, simulan na natin to guys kasi gutom na kami. So guys, Q&A muna kami kasi talagang first ever meeting namin to. So, magtanong ka sa akin ng kahit ano, wag lang yung ano, batas traffic at charo. Sige, magtatanong ako. Question number one. What is the square root of 75 converted into the fifth power of 93? Guys, ito to. Paano ka nagsimula sa vlogging? Ano yung nagbigay sa iyo ng ano ng spark para mag-start into vlogging? May maganda question yun ah. Mm-hmm. Bale ano, wow, pag-isip ko, nag-isip lang ako. Gusto ko na pala mag-vlog. Hindi guys, naalala nyo last year, di ba? Alam nyo yan. Yung nagkaroon ng pandemic and nagkaroon ng maraming restrictions. So nagkaroon ng maraming times sa Simpleng Clary. Mm-hmm. And marami, may mga kakilala kasi ako at kaibigan na vlogger din sa Philippines. So matagal na akong kinoconvince kasi nga, kilit nilang sinasabi na yung personality ko is pang vlog daw talaga. Why not i-share naman daw itong kapulitan ko na wala daw sila, sabi nila. So until na isipan ko lang mag-try, di ba nakita nyo sa first video ko na parang kinakapa ko pa. Then eventually, first video pa lang lumabas na yung kakulitan ko talaga. So yun na, hanggang sa nagtuloy-tuloy na. And then, ayun na, malaki na yung family natin guys.
Ayan, para malaman din ng karamihan, ano nga po ba ang profession mo dito sa Doha Qatar? Ayan. Ako po talaga ay isang artista na Star Magic. Pero hindi ito tinuloy kasi baka mayanig yung karir ni Pueblo Pascual, Jericho Rosales. Pinagbigyan ko lang sila. Parang pakiramdam ko, pag naghubad ako, tumabi ako sa kanila, wala na silang karir. Yun lang. Dead, baka mayroon. Hindi. Nurse po ako by profession. So, nurse ako since 2005. And then, nag-work ako sa Hamad Medical Corporation dito sa Doha, Qatar. So, sa ang department, sa trauma and emergency, so medyo nandun ako sa departamento na madaming drama, madaming lights, camera action, madugo, maingay, nagsisigawan. And then eventually, nag-start ako dito sa Qatar ng 2011, emergency nurse ako. Then itong 2018 lang, pre-pandemic, tamang-tama lang, bago mag-pandemic, nailipat ako to infection control. So ano naman tayo? Jojoain and totropahin. Ano to? TikToker race Qatar edition. So dahil ako yung nag-step, ikaw na magsasin. Hindi na natin. Sige. Sino ba yung mga kilala dito, mga TikTokers dito sa Qatar, ng mga lalaki na... Oh, dami niyan! Ang daming fans, ang daming followers, di ba? Na kinagigiliwan ng mga babae din. Sige. Number one. Oo. Si Kuya John Earl. John Earl TV. Ay, taray. Naku. Maraming followers yan si John Earl. Tsaka ang dami ko natututunan dyan ng mga ano, tutorial. Coded tutorial. Oo, diba? Coded tutorial para sa Senorita Challenge. Oo, diba? So, si John Earl, siguro jojowain. Kasi para mag-tutorial kami, mag-dumbbell, no? Para ano? Tutorial. Para hanggang pagtulog na nasa isip ko pa na yung tutorial. Tutorial kasi ano, para masaya, para bukas ng ano, pagkagising ng umaga, ano, agad mo, agad mo. So, in fairness naman pero dyan. Pero bigyan ko kayo ng ano, ng trivia ni Kuya John Earl. Nung nag-uumpisa ako mag-TikTok, si Kuya John Earl ang laging lumalabas sa FYP ko. At ang pinakaunang dance challenge na ginawa ko, ano, dance ko yung naginawa ni Kuya John Earl. Ah, talaga? Mm. Tapos sinubaybayan ko si Kuya John Earl yung mga TikTok niya. Then nalaman ko na meron din pala siyang YouTube channel. Si YouTube channel niya, dun ko lang nalaman na former member pala siya ng Kids at Work. Ento! Mm. Ay! Former member siya ng Kids at Work, si Kuya John Earl. Kaya pala. Yes. So guys, may natututunan tayo. Mm. Feeling ko founder ng TikTok. Uy, hindi ba? Nag-research talaga. So ito naman, dahil di ka na ba sa una kong tatanong sa'yo. Ito feeling ko ano, wala ka masyadong idea. Eh si ano naman, si Miss Ali, oh my gosh, oo. Totropahin or jojowain? Kakainis. Pero hindi, si Ali kasi ang pinakaunang TikToker dito na nakilala ko, nakachat ko at naging kaibigan ko. Pwede ko naman siyang jowain, pero ako yung tipo kasi na parang... Hindi, pag na-invest ko agad yung friendship. Wow. I'd rather choose friendship... Ito po ito. Hindi, I'd rather choose friendship more than relationship para lang ma-preserve, walang masira talaga. Kasi ang sarap maging kaibigan ni Ali, swear. Ang sarap maging kaibigan ni Ali. Seryoso yan. Aside from being a vlogger, anong pagkatrabaho mo dito sa Qatar? Ayun. Oh. Sabi na itatanong, pero bago ko sagutin yan, mag-shasharades niyo tayo. Parang hirap mag-shasharades sa... Hindi, charot lang. Bigyan mo ako ng dalawang profession na tingin mo yun ang trabaho ko. Parang mahulaan ko? Oh, hulaan mo lang. Okay. Seryoso ba? Sales? Ang dami may tingin yan. Wrong na siya agad, guys. Sales. Next. So hindi pwede ang sales, no? Bawal call a friend, ha? Charot. Call a friend. Lahat ng friend ko tulog ngayon sa totoo lang. Please, ano mo, ganin mo kasi magsalita eh. Kaya, mas mapagkakama lang ka na nasa sales ka. May ganun? Oo. Pero ano yung pangalawang ano, tingin mo? Fitness instructor. Guys, excuse lang ha, kasi meron lang ako nakitang hindi kaaya-aya sa mata ko. Ayaw ko kasi na-aaksaya to, kukunin ko to sa kanya. So guys, si
pag sinagot ko to, mawiwindang din to kung ano yung trabaho ko. Kasi lahat ng nakakarinig nito, hindi nila akalain yun ang trabaho ko. Di po ba sa Adonis nagtatrabaho? Baka akalain nyo sa Adonis ako ah. Ngayon ko sasagutin ng kasama TikTokers kasi may mga TikTokers din nag-PM sa akin. Yun ang misteryo sa kanila. Kung ano ba? Adonis nakatrabaho. Ang pero trabaho, oo, medyo ang misteryo talaga ng dating ko. Ano yung pinakatrabaho? Kasi pag nag-vlog-vlog ako, hindi naman nakikita doon. I'm an accountant! Ano ba? Dati kong work is auditor in the Philippines. So, balik dalawa, auditor and accountant. So, maraming napapangalaman. Kasi normally pag accountant or auditor, napaka-serious ng mga personality. Oo, seryoso, totoo. Serious ang personality. Ano? Ang galing, ang talino mo. Hindi nga, hindi, to be honest ha, kasi nung time ko, nung nagka-college kami, grabe ang hirap, ang mamaya. Kapag sinabing accountant si student ka, ang sasabihin lang namin talaga, ang galing mo kung nakasurvive ka. Kasi mahirap talaga accountancy. Pero totoo yan guys, itong personality ko, napakataliwas talaga sa profession ko. Kaya lagi nagiging misteryo yan. So yan lang, nasiwalat ko na. Ang galing, ang galing. Naging proud ako sa iyo dun. Wow, sobrang natuwa talaga ako. Oo, natuwa talaga ako. So, sige, punta na ulit tayo sa Jojo Wine at saka Totoro Pae. Pag-honor. Nung nag-umpisa rin ako sa TikTok, may malimit lumabas sa FYP ko sa TikTok. Filipino, tapos sikat siya dito. Kasi talaga libo-libo rin naman ang mga ano niya, ang mga followers niya. No? Tsaka mukhang intellectual tong batang. Sige, pag-usapan natin. Tingin mo ba, jojowain mo o tutropahin mo si 974, please? Ay, ang taray. Is i-disclaimer natin yung age niya, guys. Kung ka-age ko siya, ano, guys, jojowain ko yan. Oo, kasi ano, guys, eh, medyo attractive ako sa mga ganong klaseng personality. Tama tali, no? Oo, oh, tsaka ano, intelligent movie yung bata. Tawag dito, parang ano din siya, parang magkita mo din na nagiging siya talaga yun. Oh. Yun pero yung gusto ko yun, nagpapakatotoo talaga. Oh. Ang gusto ko lang sa kanya, sa TikTok niya, hindi siya intimidating. Kahit ang galing-galing niya mag-English, hindi siya nakaka-intimidate. At saka nakikipag-collab siya kung kahit sino makasalubong na dyan. Na-encounter ko na rin siya one time na ano, nakasalubong ko siya. Tapos nag-high lang ako, ang problema lang nung time na yun, kaya lang hindi kami nakapag-collab, nasa wrong place kami. Kumbaga nakapila kami sa bangko, tapos ay, nakita talaga ko siya, sa bangko talaga hindi pwede mag-tiktok. Pag nag-tiktok ka na dun, alam mo na, sa pulungan ka dalhin, talaga pwede. Bangko talaga. Approachable siya talaga. Kasama niya yung parents ko that time eh. In fairness, ang ganda nung ano ah, nung tinanong mo sa akin, dahil dyan, Q&A ulit tayo ito. Sige. Ano naman tayo, maanghang na parang may gano'n. Yeah. Kung hindi ka naging nurse ngayon, anong tingin mong trabaho? Trabaho? Actually, dalawa. Ah, sige. Oo. Dati talaga, gustong-gusto ko maging doktor. Kaya ako nag-nursing kasi, tawag dyan, gusto ko talaga magtrabaho sa ospital. Bata kasi ako, labas-pasok ko sa ospital. Napaka-sakitin ko. Tsaka maniwala ko isa hindi. Ako lang yung bata noon na, di ba yung mga bata kapag ini-injection at umiyak? Ako pag sinabi mo injection, game. Injectionan mo ako. Parang doon ko nag-start na gusto ko mag-doktor. Oo. Gusto ko talaga mag-doktor noong mga time na yon. Kaya naman ako nag-nurse, yun ang napili ko lang premier. Pero if ever naman na hindi ako papasok into a medical field, into a hospital work, no? Dalawang gusto ko. Either mag-teacher or mag-sundalo. Parang mag-pipit nga sa'yo yung ano, yung teacher. Teacher. Yung sundalo naman, kaya gusto ko kasi karamihan ng sa pamilya namin, both mother side at father side kasi may sundalo. Kaya kung hindi nyo matatanong, active na active ako nung high school ako sa CET, CET Corps Commander ako. Tapos yung nag-ROTC ako ng college, di ba sa College of Nursing hanggang dalawang taon lang yung basic ay ROTC. Ako lang talaga sa batch ko yung nagpatuloy hanggang to 4th year para lang magkaroon ako ng reserve certificate na. Tsaka may ano talaga, may rango talaga yung ano ko, yung mga pinasukan ko military activity talaga. Which is good. At least, at meron kang ano, memories ng mga activities mo noon. Yes. At ano naman, lights on. Okay. Ma'am! On! Naging tito, boy. Sa Jojo Wine, tutropahin naman tayo. How about si Miss Mayela? Boy! Ang lalaban niya. Taray!
Hi, Lodi Cakes. How are you, Lodi Cakes? Subuan kita, Lodi Cakes. Si Maye, isa siya sa nakilala kong TikToker dito na pagkaad na pagkaad pala niya sa akin sa, kasi lahat naman nagpa-follow sa akin sa TikTok, chine-check ko yung itsura. Oh, si Maya talaga attractive ako sa kanya. Ah, it's alright. Merong nagka-aminan dito. Lagi kami lumalabas niya. Kaya lang hindi kami maging pwede. Kasi, syempre, nire-respeto ko yung status niya na may jowa siya sa Pilipinas. Ayoko rin, hindi ako game sa ano, yung nakapasok. Hindi ako homewrecker. Ganyan dapat. Oo, hindi ako yung homewrecker. For example, si Clary, may jowa sa Pilipinas at may jowa dito. Hindi ko rin attractive ako sa kanya o may feelings ako sa kanya. Sisirain ko silang dalawa. Ganun lang yung ano ko. Pero, if given a chance, yes, jojowain ko si Maye. Napaka-seryoso. Sobrang honest, no? Oo. Hindi, ganun lang ako kapag seryoso yung nararamdaman ko. Hindi ko i-jojoke talaga. Ito ha, balik tayo sa Q&A ulit. Medyo doubtful lang kasi ako sa personality niya talaga. Siyempre kasi first time namin nagkita ngayon, no? Kaya gusto ko talaga malaman. Medyo seryoso to, guys, ha? Ano favorite mo position pag natutulog? Bakit? Okay, sige, dahil dyan, lahat naman sinasagot yung simpleng dahil. Patihaya, para masaya. Pero totoo, kasi yung masakitin nga yung likod ko, so more on ano talaga. Nakatihaya. Widely open. Hindi naman gano'n. Cockroach ito. Dahil malalim yung hugot ng tinanong niya sa akin, mukhang pinag-isipan. Ang sarap palabas niya. Anong pipiliin mo? Snatcher o hold up eh? Kasi pala mo, interesado kayo mo lang. Anyway, never pa ako na-snatchan. Ay, talaga? Pero na-hold up na ako isang beses pa lang. Oo. Oh, ko. Siguro, halba niya, guys, no? Siguro gusto ko muna snatch it. Oh, ito haro. Para ma-feel ko kanong pakiramdam. Gusto niyo yung nakakabot. Oo. Kikwento ko sa inyo ha, kung ano yung, ito matatawa kayo sa story ko. Okay. Yung first ever na na-hold up ako. Second year college ako, pumunta ako ng recto, bumibili ako ng nursing books. Okay. So bumili ako after ng class ko na parang 2 PM, pumunta ako ng recto. Kasi di ba sa recto nakakabili ng mga second hand na libro na mura na. So bili ako, no? Ngayon, nung bumili ako, alam ko na may sumusunod sa akin isang lalaki. Pero akala ko naman kasi... Follower mo. No, follower ko talaga. Follow the leader. Ano kaya yun? Yun. So akala ko talaga, we're just walking on the same path lang. Isang may, ano mo. Then nilapitan niya ako, hold up to. Pero alam niyo kung anong kakatawa? Ito seryoso to. Alam mo kung anong kinuha niya sa akin? Hindi yung hindi pera, hindi sa akin. Tamal ko. Hindi. Yung binili kong libro. Oo. Tapos yung kinuwento ko naman sa mga barkada ko, tsaka doon sa isang kong kaibigan na nakatira malapit na sa recto. Kailangan niya talaga. Parang ang ginagawa doon ng mga hold-upper doon sa recto, kaya nakita bumili ka ng bagong libro. So hold-upin ka nila kung kunin nila yung libro na binili mo. Ibibenta nila sa ibang bookstore yun. With a cost naman. With a cost naman. With a purpose. Pero nandun yung damage, nandun yung takot mo, na hold up ka pa rin at may patadim sa gilid mo. Andun yung wisdom, guys. Oo. Pero ingat kayo ha, ingat pa rin kayo ha. Pag, lalo dyan sa Pilipinas, lagi kayo mag-iingat. Be cautious sa mga kasama nyo, nakakatabi nyo sa paglakad, mag-ingat kayo lagi. Yun lang. Mag-iingat ako palagi. Jojo, why not? Tatapahin ulit tayo. Punta ulit tayo doon. Push yan. Sa TikTok kasi, dito sa TikTok Qatar, meron ako natin isang best friend sa TikTok. Napakabait itong best friend ko kahit ano siya. Guys, model siya ng RDL. Oo. Pero hindi nawawala tagyawat niya. Best friend mo talaga to. Ako na ba? Ganun ko na. Yeah, siya yung pinaka-best friend ko talaga dito. Sobra. Siya yung pinaka-best friend ko dito sa Qatar, sa TikTok Qatar. Pero nagsimula yung pagiging best friend namin kasi idol niya ako sa pagsasayaw. Okay. Di nga! Oo, aminin mo. Idol na idol ko sa akin. Hindi ko sinasabi niya kasi nandito siya. Hindi yung statement ko sa susunod na charan. Jojo Wain o tatrapahin ang aking kumparing ano? Kumparing Nesco. Si Espresso Manis. Hi!
Ayun, nakikita ko lagi yan sa ano, FYP, tsaka ano, kinoment po sa akin, ano yan, galing na barista sa Kawa. Kasi pumunta siya sa coffee shop ni Nestor. So, tinag po si Nestor na nandun siya. Doon. Wala naman siya doon, nagpaya. Ah, napumunta ka doon? Wala talaga doon. Ngayon, kung Jojo Wine ito tropahin, para sa akin, regardless ng regard yung kwento, regardless sa kwento nito, siguro Jojo Wine, kasi parang ano, likeable yung ano niya, yung aura niya. Doon din naman siya nagsasalita sa video niya, more on ay, hindi! Nagdo-document siya, so gusto ko siya pa nag-narrate siya, guys. Yun! In fairness naman sa kanya, at saka dahil alam niyo yung coffee lovers si Pilane Clay, pasok na pasok sa banga, kulang na lang i-dextrose ko yung coffee sa akin, di ba? Magkakasundo kami niya. Mm. Eh, by the way pa nga pala si best friend, si Nestor, Espresso Man, meron din siyang ano ha, YouTube channel. Nest TV ang pangalan niya. Guys, ilalagay ko yung link sa description below, so pwede niyo siyang i-subscribe and i-follow. Ayan na, best friend. Pinopromote ko. Yung kita ko ha, porsyento ko ha. Puro na lang kape binibigay mo sa akin. Ay, ito guys, talagang pinafollow ko to noon pa. Kasi totoo ako sa kanya. Kasi naalala ko sa mukha niya si Miss Maui Taylor. Ganda-ganda niya guys. So, Jojo Wine, ototropahin si Miss Nadine Lustre Shara. Nadine Lustre 79 sa TikTok. Yun, oh. Si Miss Shara. So, Jojo Wine or totropahin. Taro yung isip ko. Siguro, totropahin ko lang si Nadine. Si Shara. Bakit? Kasi, kung hindi niyo pa nakakasama si Shara, huwag niyo nang pangarapin kasi mabango siya. De joke lang. Hindi. For a girl na sobrang maganda, parang ang dami mo magiging kompetisyon. Yun ang pakiramdam ko. Na kumbaga, kung maging kami man lang ni Shara, uy, bakit ba sinabi? Sarap maging kaibigan kasi ni Shara. Tuwing magkasama kami ni Shara talaga. Ay, nako, sinasabi ko sa inyo. Lahat ng pang-aasar namin sa isa't isa, si Shara kasi napakasarap kasama lagi. Tuwing magkasama kami niya, wala kaming ginagawa niya kundi mag-aasaran. So, talagang ingay. Kung ingay at ingay pag-uusapan niyo, si Shara ang pinakadabas sa isama niya talaga. Kasi, no dead spot. No dead spot, walang lobat sa kanya. Guys, alam niyo, may napansin ako. Ano yun? Pag nagdo-joy doon papayin, ang gaganda ng explanation, magsasabi parang walang kwenta. Hindi naman siya walang kwenta yun sa'yo, no? Pero panahon na siguro para ako talaga mag-takeover ng vlog mo. Kainin mo to. Kainin mo. Yung walang reaction. Yung reaction dahil. Uy, dapat gawin pala natin yan, no? Hindi tayo ng lemon. Wait, ha? Yung reaction. Papakain ko na lemon para mo sa'yo. Ito, balik ulit tayo sa Q&A ha. Gusto ko na malaman. Single ba o taken ang isang simple chat? Naku, pati yan, misteryo din yan. Sa mga matagal ko ng subscriber, alam na nila to. Yung time, lumabas na siya sa video. Ang simple yung Clary ay hindi na single. Pero ngayon, senior happen hindi, ano na guys, taken na po ako, maniwala kayo o hindi. Hanapin nyo nila yung pangalan ko sa barangay. Pag bumuha kayo ng barangay clearance, hanapin nyo yung pangalan niya. Taken na, pero dito sa video, parang feeling ko siya yung character. Parang nag-amnesia ako, guys. Wait, tayo dyan. De, charot na. Matagal na kayo? Mga 25 years? Saan yung halang ako? Gano'n? Mga 25 years to guys, so. Masarap yung buki na yung buka chara eh. Dito na kayo nakakilala. Hindi, doon ko. Why? Doon sa ako. Hindi, dito sa kata. Ano na kami? 5.5 years? Tumahay ko yun. May ko pa nun. Uy, kasi wette mo. 5.5 years. Ba't hindi pa kayo magpakasal? Kasi ano na kami? Wala kayong pera. Bigyan kita. Guys, ito na pala yung inimo ko, guys. Kaya pala, feeling ko may ano, may connection. Minong naman talaga. Hindi, ano na. Almost there. Kaya respect niya ko ano yung mga gusto ko muna gawin sa life ko. Gusto ko yung mga ganun lalaki na hindi sila yung ano, ayun, hindi naman sa ano, pasintabi sa mga may relationship dyan na gusto nila after 3 years is ano agad. Kasal trip nila yun. Pero sa amin kasi, gusto namin muna ma-accomplish yung mga kanya-kanya namin gusto yung achieve, mga goals sa life goals muna, life, bago mag-settle. Ma-achieve muna yun. So, know your priorities. Ayan, sa facts. Ano na ang edad? Oh no! Guys! Guys!
Tulungan niyo ako, Gary. Si Gary. Anong tanong? Guys, na-omission na siya. Sige, huwag na lang. Ano na lang si Coco? Kailan pa nilang pinang alam? Ano to? Tanong ko talaga kay ano yung pinaka-namimiss mong pinupuntahan sa Pilipinas? Uy, magiging madrama ako dyan. Sige. Habang kumakanta si Gary, kinakakahiya naman. Hindi, medyo magiging madrama ako dyan. Kasi, syempre, itong pandemic na to, magtutuyos ako, hindi nakaka-uwi. And every year talaga same. Na-uwi ako. Number one na mamimiss ko, Sogo Hotel. Ay, Jeff. Guys, stop na pala. Hanggang dito na lang. Alam niyo ba yung wifi password ng Sogo Hotel? So clean, so good. Lahat ng branch po yan. Oh, alam niyo na, guys, ha? Hindi. To be honest... Ay, kasi sa Adonis, anong branch? Tumas mo na to. Ano, serious mo sa'yo. Number one, Baclaran Church. I'm a big devotee of ano. Ay, ako ng Perpetual. Black Nazarene naman. Quiapo. Number two, Tagaytay. Favorite kasi taga Batangas lang naman kami. Favorite gatawin ng family na yun. Yun ang talaga, Baclaran Church at saka sa ano, at saka Tagaytay. Pero kahit, baka, kasi tanong nyo, bakit devotee ako ng Baclaran pero taga Batangas? May bahay kasi kami sa Paranaque. So, yun. In and out lang ako ng Paranaque at saka Batangas. Every time na pupunta ako ng Paranaque, hindi ako pwedeng hindi pupunta ng ano. Ng Baclaran Church talaga. May isa-second pa akong question. Yes. Ito, bigla. Ituto na natin, guys. Ang Nurse Jones ba, single or taken? Ako po ay taken. Ay, taken. For granted. Taken for granted. Iniwan niyo. Kasal? In a relationship? In a relationship naman. Hindi pa ako married, pero... Single po. Ready to mingle, naghahanap po talaga. Naghahanap, kung saan ba dito? Guys, nananawagan na. Ginamit na YouTube channel ko para manawagan, guys. Nananawagan po ako sa mga nanay dyan, mga magulang dyan, kung sino pwede magpa-jowa dyan. Oh, ma'am, cheese! Abangan nyo sa TikTok, malamang pag naka-out na to ng video na to, meron na kaming entry sa TikTok. Ito, guys. Gusto ko lang din kasi malaman kasi marami kasi mga nakikilalang tao dito sa Qatar through TikTok. So kung Jojo Ryan or tutropahin niya si Jeff XQ. Ay, taray. Si Kalbo. Set daw na sabi nun na. Hindi, asset niya kasi talaga yun. Asset niya yung pagiging Kalbo niya. Nakikita ko nga yan, DC nga siya eh. Tsaka ano siya, ang dami ng mga friends ng mga TikTokers there. And parang ano, base sa features niya, parang ang strong masyado ng personality niya, siguro totropahin mo siya, guys. So, kasi strong si Simpleng Klaro, ka-strong pa yun. Baka mamaya mabagaan siya na lang kami. So feeling ko, mas mag-click kami kung magiging mag-tropa. Ako, okay ako sa sagot niya. Kasi to be honest, si Jeff, kung makakasama niyo, napakasarap maging kaibigan niya. Diba? Ano ba itong pangalan ni Jeff? Hindi naman Jeff. Joseph. Joseph ang real name niya. Oo, Joseph ang real name niya. Pero sa TikTok, Jeff.xb ang pangalan niya doon. Na TikTok ID niya. And guys, disclaimer ko na, yung mga nabanggit naming names, kung meron kayong mga partners, relationship, or so on and so forth, for content lang po ito. Content purposes lang po. Huwag po kayong mapipikon sa mga sinasabi namin. Ano lang yun? For fun lang. Sige, question and answer ulit tayo, guys, ha? Ibabalik ko yung tanong sa kanya, anong pinaka-namimiss mo sa Pilipinas din? Namimiss ko sa Pilipinas, siguro ano na lang, dahil itong video na to is for fun, believe it or not, namimiss kong maglaro sa Tom's World, sa totoo lang. Tom's World? Parang time zone. Ah, amusement! Okay, mga token! Lagi akong laman dun, guys. So, eto totoo, pinagpapakasyon pa rin ako before 2 years, naglalaro pa rin ako doon. Sa Tom's World. Kasi ano, ewan ko ba, amaze ko. Pag nilalagay ko yung mga tokens, naglalabasan yung mga ticket doon. Hindi naman nakakain yun. Oo nga. Bakit tayo nangungalit na ng mga ticket? Hindi naman talaga nakakain. Ang may papapalik pa lang naman doon, mga teddy bears. Pag ano nga, minsan gusto ko na nga itago yung teddy bear na doon talaga. Walang-wala na talaga. Walang ganun, Mars! So ito, dahilan na natin, itodo na natin to sa jojowain o totropahin. How about si ano naman, joint or si Joy? Si Joy. Si Joy naman,
si Join Chen sa TikTok, katrabaho siya na best friend ko. Bago pa lang siya dito sa Qatar, pero yes, Jojo Wang. Ayan, Taray. Sige. Actually, kagabi magkainuman kami. Kaya pala yung ngiti, guys, oh. Si ano naman, Butter Dot 11 Cups. Ayan. Bacon mo? May controversy. Tingi ice cream. Suka na lang meron kayo dito. Ice cream pa pa. Sagutin ko pa ba yan? Ay, ang parang. Hindi, ang pangit ang content ako, nakaka-offend eh. Huyo. Hindi pala kakilala yun. Huyo. Okay, si Buttercup or si Catherine, siya talaga yung sineryoso ko sa pangalaman. But eventually, hindi rin naman kami naging okay, hindi kami na nag-push to into a longer relationship naman. But if ever kasi yung kinahide na doon sa tanong na to, may pa-check ka ng BP. Pero if given a chance na magkakaayos kami, makikita kami, bakit hindi? Tagal na rin namin hindi nag-uusap. Baka, alam yun ah. Habang kinakantang ka ni Reggie, saan ko pa yung mag-monetize? Iyan siya muna, bibirat muna daw siya. Kaya. Itotodo na rin natin to. Jojoain or totropahin? Isa sa sikat na TikToker dito, sa Alcor Catal. Ay po. Si Kuya JM Dalami. Ayan, si ano, si Sir JM Dalangin. Ano to yung nakaribang, diba? Pati tayo. Ano kaya itsura di ko yung JM pag nakaribang siya talaga? Diba, kaya sa'yo, sir, yung pagiging curly mo eh. Siguro ano, tatropahin ko. Kasi parang napaka-matured niya mag-isip. And napaka-ano niya, napaka-futuristic, gano'n. Manghuhula ito. So, feeling ko naman magkakasundo kami pag naging mag-tropa kami. Kasi ano siya, sumasayaw-sayaw din siya, guys. Uy, alam niyo ba, si Kuya JM, feeling namin magkamag-anak kami. Pero hanggang ngayon, tinitrace pa namin yung ano namin, yung family tree namin. Si Kuya JM, si Ali, una ko nakilala sa TikTok. Si JM yung pangalawa ko nakilala. Hindi ka na niya matitrace, sila na po yung birth certificate. Hala, kaya pala nawawala. Ay, Kuya JM, namisa kita. Last, isa to sa pinaka-viral na ano TikToker pagdating sa pagsasayaw dito sa Qatar. Sino naman yan? Jojowain mo ba o totropahin mo si Lexus? Ay, nako! Cheerleader Lexus Milo. Tama ba? Hindi na TikTok. Basta yun. Siguro yung energy niya mula dito sa Doha hanggang EDSA, gano'n. Oo. Ang tindi. Ganun yung energy. Siguro ano, feeling ko jojowain ko yan. Kasi parang mahahawa ako sa Lexus, energy niya. Habang nag-iuto kami, magagawin mo. Habang nag-ano, nagdidilig ng halaman. Oh. Nagkaganong-ganong mo. At saka napakatangkad ni Sir. O, diba? Hmm. Napaka, ano naman, sa mga patipitis na katulad ko, attractive din sa mga matatangkad na ganyan. Magbumukha na kami mag-ama. Ganon. Kacharot lang. Pero yan, likeable yung personality at saka napaka-ano niyan, parang good vibes. Sobra. Totoo. Kasi nakakasama ko rin si Lexus. Hmm. Sobrang good vibes, sobrang down-to-earth ni, ano, ni cheerleader Lexus Milo. Pangalan pa lang eh. Tsaka bagay sa kanya yung Milo. Walang energy cup. energy cup. Ano mo naman masasabi mo, sir? Seryoso na tayo. Okay. Ano nung masasabi mo, Nurse Jo, sa collab natin? Walang kwenta. Get out. Hindi, syempre natutuwa talaga ako dahil sabi ko nga sa kanya kanina, pangalawa pa lang siya sa mga YouTube vlogger o YouTuber na in-invite ako para makasama sa content niya. Yes, and pangalawa naman, medyo kabado lang ako ha kasi sa totoo lang hindi pa ako sanay sa mga yung mga impromptu na kapitan ganito kasi medyo sanay ako sa mga scripted kaya alam niyo naman kami mga artista naglagi ka naman yung memory sa script. Ano nga yun? Kasi mapapagalitan kami ni director. Hindi nakikinig eh, no? Yun. Pero happy ako, sobrang happy ako na na-invite niya ako at the same time din naman na, yung fact na nakilala ko si Larry. Larry ba talaga pangalan mo? Clarissa, yun. Yung fact na nakilala ko siya at ito, nagka-banding kami, nagkasiraan kami ng pagkatao kahit papano, nakakilala kami. Malaking bagay yun sa akin. Sobrang ano yun, bilang isang social media influencer natin. Hopefully kami dalawa, maging successful kami sa ano namin, sa dilalakan namin. I-encourage ko nga siya, guys, sa yes, end. I'll take this opportunity naman na pasalamatan si Nurse Jules. Kasi sa totoo lang, nung time na nag-comment siya sa TikTok
video ko. Doon actually nag-start yun eh. And nagkaroon kami ng konting communication. Natuwa ko kasi ano, lagi ko siyang nakikita sa FYP. Tsaka parang napaka-jolly niya. So yun guys, and tuwa-tuwa naman ako no, na napaunlakan din ako ni Nurse Jules na dahil mahilig kami sa food. So ayan, kain-kain kami. And guys, sa mga TikTokers dito sa Qatar, actually, nakakatuwa lang kasi siya yung ano, isa sa representative ninyo guys. And malay niyo, marami na tayong makukulab soon. Ito, bago tayo magtapos ha, meron lang akong ano, meron lang din ako isang medyo close sa kaibigan na TikToker din. Jojowain mo ba o tutropahe mo si Noy Labida? Ay, nako! Si Kuya Noy, si Lodi, nako! Puro ano yan, kalokohan, kalokohan, pero ang galing kumanta niyan guys. Tsaka yung mga fairness. Comedy ano niya, comedy content niya. Fairness. Kahit comedy, real to. Oo, real to. Tsaka yung mga imo-imo niya, may, ano, may soundtrack pa. Jojowain ko yan. O, kasi dahil kulit din si Simpleng Clary, magjo-jive talaga kami. Tsaka puro comedy yung mga contents niya. Same lang din sa akin. And nakikita ko sa kanya na magkakasundo talaga kami. So guys, kung natuwa kayo sa video na to, please like, share, and subscribe. And kindly hit the bell button for updated video. Kindly support ang TikTok account ni Nurse Jules. And yung mga nabanggit kong mga TikTokers guys, nakalagay yung mga names nila. Pakifollow din sila lahat guys. So thank you so much. I hope nag-enjoy kayo sa video na to. This is Simpleng Clary. Thank you.